Good morning sa inyong lahat guys, sa magandang sa Pilipinas guys. Lusong bisi Mindanao, palagi po kayo mag-ingat dyan guys at mag-ingat sa ibang bansa guys. Na may mga Pilipino, palagi po kayo mag-ingat sa ibang bansa. Yan, palagi po kayo mag-ingat sa ibang bansa. Lahat ng Pilipino sa ibang bansa, palagi po kayo mag-ingat dyan. Ingat po kayo palagi. Yan ang lagi kong sinasabi dito sa aking vlog. Yan. Ngayon guys, ay pag-uusapan natin guys. Ngayon guys ay April 14, 2023. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito guys ay ganito guys. Nag-utos na guys, nag-utos na ang Muntinlupa Court bantag arestuhin. Yan. Nauna pa guys, nag-utos ang Muntinlupa Court. Ito guys ay tungkol lang ito guys kay John Villamor. Dahil namatay ito guys si John Villamor sa Bilibid dyan sa Muntinlupa. Nauna pa guys, umaksyon ang Muntinlupa Court kaysa Las Piñas Court. Kasi alam nyo guys, si Kapir Silapit guys ay pinatay sa Las Piñas. Kaya ang may hawak ng kaso guys kay ano, kay Kapir Silapit guys ay itong Las Piñas Court. Ngunit nauna pa guys naglabas ang Muntinlupa Court. Para lang ito guys kay John Villamor, pinatay si John Villamor guys sa Bilibid dyan sa Muntinlupa. Yan, nauna pa guys nag-issue ng warrant of arrest itong Muntinlupa Court. Pero ang Las Piñas Court guys ay wala pa silang inuutos na arestuhin itong si Bantag. Samantalang nauna itong pinatay guys si Kapir Silapit kay John Villamor. Oh. Diba? Eh ba't ganoon? Ba't ganoon Las Piñas Court? Bakit anong nangyari? Bakit na-delay kayo? Bakit nahuli kayo mag-issue ng warrant of arrest laban kay Gerald Bantag? At kasi kay ano, Ricardo Solwita, ha? Ito yung mga kriminal na pinapasilo ng taong bayan, pinapalamo ng taong bayan, kriminal. Ha? Kriminal. Tuwang-tuwa pa kayo? Tuwang-tuwa pa itong mga kuhan. Ito ang sabi ni Kibuloy, di ba? Ang sabi ni Kibulok, itong ano, taga-manyakis mga taga-Rabaw. Tuwang-tuwa pa sila. Nilang pumatay daw kay Kapir Silapit ay NPA. Tuwang-tuwa pa sila. Tuwang-tuwa pa itong mga kibulok na nabawasan daw ng vlogger ng kakamping. Na si Kapir Silapit guys ay kakamping ito. Kaya mula nung pinatay ito kasi Kapir Silapit, tuwang-tuwa itong mga ano, mga animal, mga demonyo, mga salot sa lipunan. Tuwang-tuwa sila dahil namatay, nabawasan daw ang vlogger ng kakamping. Yan ang sinasabi nila guys. Yan ang katotohanan guys. Lalong-lalo na yung demonyo taga-Davao, yung ano ng SMNI. Dapat yung SMNI, isara yan eh. Walang kwenta istasyon yan. Dahil mismo ang namumuno dyan, yung manyakes. Ha? Rapes. Dapat yung putulan yung boto yan si Kibuloy, manyakes yan. Animal ka, pastor ka. Pastor ka pa naman. Puro kasalita ng Diyos. Pero deep inside, rapes. Ba't di ka pa nahuli? Rapist ka? Ikaw lang yata ang rapist sa Pilipinas na di pa nahuli, Kibuloy. Ha? Dapat yung istasyon mo, yung SMNI, dapat yan isarado yan. Dahil walang kwinta yan. Isama-sama ka dyan, mga demonyo. Yan. Yan ang katotohanan, guys. Utos ng Muntinlupa Court, bantag, arestuhin. Yan. Pinaaresto na ng Muntinlupa Regional Trial Court RTC si dating Bureau of Correction Bucor Gerald Bantag at dating Bucor Deputy Officer Ricardo Solwita kaugnay sa pagpakamatay sa ugnay pagkamatay ni John Villamor na ang umanoy binulman sa pagpatay sa broadcaster na si Kapir Silapit. Yan. Ang warrant of arrest naman ay pitsang April 12, 2023 ay nilagdaan ni Presiding Judge Hener M. Hito ng Branch 206, walang piyansa na inirekomenda kaugnay sa kinakaharap ng mga ito na sa kasong double murder. Yan, murder. Inatasan din ng korte ang sinumang officer of the law na gumamit ng body worn camera at isang alternative recording device o di bababa sa dalawang device
na kinakailangan upang ma-record ang anumang relevant incident sa pag-aristo kay Gerald Bantag at saka kay Ricardo Zuleta Demonyo. Mga bata ito ni Duterte guys eh. Bata ito ni Duterte guys. Mga bata ni Duterte guys. Sangkot sa mga kademonyohan. Pati itong si Rodrigo Duterte ay sangkot sa kademonyohan. Ha? Takot-takot ka pang sa ICC? Tumiwalag ka pa sa ICC, Rodrigo Duterte? Tumiwalag ka? Dalduwag ka? Takot ka? Tapang-tapangan ka lang? Kasama kayo ni Bato de la Rosa? Yan. Kaugnay ito, muling nanawagan si Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla kay Bantag na sumuko. Ha? Sumuko ka na, Bantag. Napapaligiran ka na. At ikaw, Ricardo Zuleta, sumuko ka na sapagkat ikaw ay napapaligiran na. Sumuko na lamang at harapin ang mga akusasyon laban sa inyo. Ha? Just peace the music if you think you are innocent. Just come into peace the music. Ano naman yan eh? The judges will be able to know if the truth is there. Panawagan ni Remulla, ipinagtanggol ni Remulla ang pagpapalabas ng warrant na bahagi lamang umano ng due process sa bansa. Oh. Nagpasalamat nga kayo, may due process pa kayo, di ba? Pero yung mga tinukhang nasangkot na sa ipinagbabawal ng gamot, hindi naman napatunayan, walang due process yun, basta na lang tinukhang ng riding in tandem. Basta na lang pinagpapatay ng riding in tandem. At saka yung mga pinapatay sa bilibid, walang due process. Ha? Bantag ha, kriminal ka. Ang daming namatay dyan sa Bilibid, Bantag, na hindi malang nasilayan ang kanilang pamilya, ay inilibing nyo lang kung kwan, ha? Basta nyo lang inilibing. Hindi malang nasilayan ang pamilya nila kung anong nangyari sa kanilang mga, ano, mahal sa buhay. Ang idinahilan nyo at tinamaan ng COVID, animal kayo, ba't hindi kayo tinamaan ng COVID? Pare-pareho kayo ni Duque, hindi tinatamaan ng mga COVID, mga animal kayo. Salot ka sa lipunan, salot ka sa Pilipinas. Hindi kayo mga tinatamaan kayong COVID, hindi kayo tinatamaan, animal kayo. Ha? Ipinagtanggol ni Remulla ang pagpalabas ng warrant na bahagi lamang umano ng due process sa bansa. So we will let the protocol of the law that runs its course. Yun naman talaga ang nangyari kapag may warrant of arrest. Sineserve yan in due time ayon pa kay Remulla. Matatandaan na formal na sinampahan ng dalawang kaso ng murder si Bantag ng DOJ noong Marso. Kaugnay ito ng pagpaslang sa broadcaster na si Kapirse Lapid at ang inmate na si John Villamor. Hindi lang double murder yan, marami pang pinatay dyan si Bantag sa Bilibid. Marami pa, hindi lang double yan, duble-duble yan. Hindi lang double murder lang. Hindi lang yan kay Kapirse Lapid. Hindi lang yan kay John Villamor. Marami pang nauna dyan. Hindi lang double-double yan. Marami yan. Ha? Marami yan. Dahil itong si Bantag, bata ito ng demonyo taga Davao na si Rodrigo Duterte. Kasama itong si Ricardo Zuleta. Bata ito ni Rodrigo Duterte. Marami pang bata dyan si Rodrigo Duterte ng mga demonyo. Marami pa dyan. Marami pa. Yan si Panilo, si Roque, si Duque, mga demonyo yan. Ha? Yung si Kalida, ha? Si Merdo Guevara, bata ni Duterte yan, mga demonyo yan. Ha? Yung si Bongo, bata ni Duterte yan, mga demonyo yan. Marami yan sila, mga bata ni Duterte, mga demonyo. Ha? Kasama nito si Aguirre. Ha? Yan, mga demonyo yan. Basta lahat ng bata ni Duterte ay demonyo. Yan ang katotohanan. Demonyo. Dahil sinasamba nila ang demonyong si Rodrigo Duterte, animal. Yan. Yan ang katotohanan, guys. Yan mo na pag-usapan natin, guys. Itong February 14, 2023, utos ang Muntinlupa Court, Bantag, aristohin. Kaya ngayon, Bantag, ha? Tapos na ang iyong maligayang araw. Yan. Yan.